Mula sa pagmamahal ay nababahagi ang tao ng kaniyang sarili sa iba na naipakikita niya sa kaniyang kapwa. Sa oras na magawa ito ng tao, masasalamin sa kaniya ang pagmamahal niya sa Diyos dahil naibabahagi niya ang kaniyang buong pagkatao, talino, yaman at oras ng buong buo. Walang pasubali ito ang mga pagbibigay ng kahulugan sa kaniyang buhay. Ito rin ang makasasagot ng dahilan ng kaniyang pag-iral sa mundong ito. Nakikita natin ito mismo kung tayo ay magbabasa at magsaliksik sa Biblia. Nagmamasid sa mga magagandang nilikha niya sa ating kapaligiran at mga tanawin. Patuloy naman na nalangin sa araw-araw para makita at maramdaman at inismo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bulay-bulayin ang mga nabasa at napag-aralan sa Biblia para makita na mahal talaga tayo ng Diyos. Pagdalo sa mga pagpupulong para makasamba, paraan ito upang matuklasan ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos, ang pagmamahal natin sa ating Diyos ang tutulong sa atin na magkaroon ng kabuluhan ng ating buhay sa ngayon. Gumagabay ito para magkaroon ng mabuting pagkatao at mahubog tayo sa tama at nararapat na pagkilos na hindi mapapalungkot ang Diyos. Napapalapit rin tayo sa Kaniya at tumitibay ito. Pero baka may tanong natin kung ano-ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos. May kaugnayan sa ating kaisipan, kalooban at maging ang pagkilos natin. Kaisipan. Mahalaga ito sa ating kaisipan para matulungan tayo na magkaroon ng tamang pagmalas sa mga bagay-bagay na maaring mapaharap sa atin. Gabay rin ito na makapag-isip ng mga desisyon kung ano ang nakakabuti at isaalang-alang muna ang nararamdaman ng Diyos at hindi ang atin. Kapag matibay ang ating pagmamahal sa Kanya, natuturuan nito ang kaisipan natin mismo na sumangguni sa Kanya at magtiwala sa karunungan niya upang mapanatag. Kalooban. Mahalaga ang pagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos para sa ating kalooban, para hindi makimkim ng sama ng loob sa iba at patuloy na magpatawad. Malaking tulong ito sa sarili natin na gumawa ng mabuti sa lahat, na hindi labag sa kalooban sapagkat nananaig ang pag-ibig natin sa Diyos. Isa pa, nagkakaroon tayo ng kapayapaan at masayang buhay kapag pinatibay ang pagmamahal sa Kanya. Pagkilos. Nakakaapekto ang pagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos sa ating pagkilos at paggawa. Ito ang magpapaalala sa atin kung ano ang tama at maling gawain tungo sa ating kapwa at maging sa sarili natin. Makakapag-isip rin muna tayo kung ano ang mabuti bago ito ikilos dahil baka masaktan ang damdamin ng Diyos. Sa ating pagkilos, nasasaalang-alang rin natin muna ang Diyos kaysa sa pansariling kagustuhan sapagkat mahal natin siya. Nagsisikap rin tayo na baguhin ang masamang paggawi na nagawa natin at ituwid ang mga bagay-bagay.